If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Who's the dun, the dun, dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa Lazada and sa Shopee. Sa Lazada, puro to naka-sale. Tapos yung sa Shopee, meron ako nabili dito regular price. Pero nakatipid ako sa mga voucher. So ayun. Bali, itong unang papakita ko is matagal na to. Hindi naman sobrang tagal. Parang mga 1 month na mahigit sa akin. Pero tapos wala na ilalagyan niya. So ito yung Boya BYMM1. Nakasa ganitong lalagyan na siya kasi nawala na yung pinaka-carton tapos yung pinaka-plastic na galing sa Shopee. So, Shopee ko ito binili. Tapos, nung time na yon murang-mura to. Ito yung pinakamura kong nakita kasi ang mostly na presyo nito is nasa around 1,800 pataas. Pinakababa niya siguro mga 1,500 or 1,600 ganyan. Pero nabili ko siya ng 947 kasama na yung shipping fee doon. Tapos, sama na rin yung... Kasi nakapag-less ako doon ng 50 pesos ata, parang ganun. So, ito, wala siya sa lalagyan. Tapos, ito lalagyan na to, hindi to kasama talaga. Ito yung lalagyan dun sa Miniso na may mga cotton pads. So, yun, pinaglagyan ko nito kasi wala akong lalagyan. Unahin natin dito sa mga accessory. So, ito yung pinaka-lalagyan ng pinaka-mic. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos, ito yung pinaka-wire ng pang DSLR tsaka pang dito sa microphone. Tapos, ito yung gamit pang phone. So, ayan, tapos i-connect dito sa microphone. So, yun. Tapos, meron akong warranty card kaso nakatago na yung warranty card nito. Then, may kasama din siyang pouch. Pero yung pouch na, yung parang ordinary lang. Yung parang pag na-store sa mainit na lugar, magtatanggal-tanggal yung pinaka-tela niya. So, yan. Para ito lang kasi para lang secure yung pinaka-mic. So, ito yung pinaka-windshield. Ayan. Ganda siya, guys. Tapos, mabigat siya. Hindi ko inaasahan na mabigat nga siya, eh. Tapos, ito yung pinaka-mic. Tapos, ito ilalagay dito. So ito guys, hindi pa nagagawan to ng review, pero bala ko siyang gawin. So ayan, nabili ko to ng 900 plus, pero may nakikita na ako ngayon na merong mga nasa 800 plus. Pero sa isang shop ko lang nakita yun. So ito yung next na nabili ko. So ayan, ito nga pala guys, ito mga pinadeliver ko, lahat to dumating to sa friend ko. So ito is nabili ko siya nang naka-sale, nasa flash deal to. Ang original price nito nasa 350, pero nabili siya nang 299. Tapos, free shipping na siya. So, eto. Tutry ko lang ito kasi hindi ako sigurado dito. USB flash drive. Kasi kailangan ko ng internal hard drive para sa mga sisave kong video. Yun nga lang, sobrang mahal niya. Magkano yung pinakamura sa Shopee? Nasa 2.6, ganun. So, ito sa na-discover akong ganito. USB siya, tapos 1 terabyte ba tawag dun? So, ayan. Tutry ko lang. Pero kagabi, nagamit ko na siya. Tinry kong i-transfer dito yung mga files ko sa laptop. Umukay naman siya. Yun nga lang, hindi ko pa na-check kung yung files nandito talaga. Pero kasi may nabasa ako mga review kasi maganda naman na okay siya talaga. Tapos meron din namang iba na parang once na nilipat mo siya ng buo, lahatan, parang makakorrupt siya. So ginawa ko kagabi, folder by folder ang ginawa ko para hindi siya makorrupt. So natry natin to. I-update ko kayo kung okay talaga siya. So ito, 299. So ayan, next natin ito sa Lazada. Nga pala to sa Shopee. Pala ito nabili. Tapos nga pala guys, yung mga shop nito and yung presyo, ililink ko sa baba. So, ito yung next. Ito guys, nabili ko sa Lazada. Maybelline. Ito yung time na nabili ko siya nung 7th birthday ng Lazada. So, ayan. Mga nabuksan ko na to guys kasi sinilip ko lang kasi baka may merong may kailangan i-return. Pero hanggang dun lang, hindi ko pa siya na-review or nagagamit. Ako ng foundation sa Maybelline kasi naka-sale siya. Yung Maybelline Fit Me na poreless, di ba original na nasa 299 na lang sa mall. Kasi before talaga, original price niya is 399, tapos nag-less, naging 299 na lang. Tapos nag-sale sa Lazada ng 199. So bumili ako ng dalawa. So yun, bumili ako ng isang shade ko, tapos isang hindi ko shade kasi mostly kapag nakapag-makeup ako, para lang meron akong ibang shade na magamit kasi hindi naman lahat ng nami-makeupan ko is ka-shade ko. So, bumili lang ako ng dalawang shade noon ng Fit Me. Tapos, bumili pa ako ng isang Super Stay. Ayan, meron akong ganito guys. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero bumili ako kasi nagmura nga. Original price ito sa mall dati is 599. Naging 499 na lang siya. Tapos, ito nabili ko ng 249. So, bumili ako ng isa. Same shade nung shade ko talaga. Tapos, bumili ako ng Fit Me na shade ko din. 128 nga pala ako guys sa Maybelline.
Maybelline. So ito. So ayan, so, meron pa ako dito yung medyo matan ng konti. Bumili ako ng 230 Natural Buff. So ayan, 230. So kung titingnan nyo yung difference nilang tatlo, alos hindi mo rin masasabi kung ano dyan yung pinakatan. Ito yung 230. Diba, halos magkakalapit lang. Kasi hindi, wala naman akong namimakeupan pa na sobrang tan ang kulay. Yun lang, medyo malight lang kasi yung 128 sa mga namimakeupan ko. Tapos, yung bumili ako ng Maybelline na yun, may kasamang ganito. Ito yung Garnier Micellar Water. So, ayan, free lang to, 50 ml. So, ayun, nakapagbayad ako ng 598. Ayan, guys. 598. So ito, na sobrang mura na ng time na yun. May pera naman ako, kaya bumili na ako kasi sayang naman. Kasi sa mall, hindi naman mag-sale ng ganong kamura ng 199 ang foundation, diba? Though, malaki na din yung minura nila kagaya ng before. Kumpara sa, ano, sa dating presyo. Kasi yung Fit Me is 399 dati, almost 400. Tapos yung ngayon, nabili siya ng 199, diba? Good deal na rin talaga siya. Tapos ito rin, nabili ko rin to. Actually, hindi ko naman siya talagang parang bet na bet nung una. Kasi nga, diba, parang ordinary lang naman, ganyan. Tapos meron naman ako mga ganito. So ito, nabili ko sa Everbilena ang contour palette nila na originally nasa 350 ata, ganun, or 400 ang presyo niya. So ito. Tapos nakita ko sa review, okay naman to. Actually, hindi ko naman siya masyadong napapanood sa review, pero kasi pang contour na rin tas Everbilena, pa nakapanood ako ng review nito na okay naman siya. Tapos nag-save siya ng 199. So ayan, 199 to. Ang lalagyan niya, ano siya, can. Para siyang yung sa BYS na mga palettes. Never ko pa rin siya nagamit. Tapos may kasamang mirror. Maganda siyang mirror. Ayan, oh, hello. Tapos ito yung pinaka-product niya. So next natin itong Shopee. Sama rin to sa ano, flash deal. Tapos nabigay siya ng 99 plus lang. Original price nito is 135. So ayan. Maganda sana to ng akong front cam kasi nga kanina nag-video ako. Gusto ko yung wide angle. Kaso nga lang, hindi siya umubra sa akin front cam. Sa likod, okay siya. Maganda yung quality niya. So, hindi nakikita yung black. Eh, sa front cam ko, nakikita. So, ayan. Ito yun, guys. Maganda naman siya. Kaso nga lang, yun. Hindi siya nag-work sa front camera ko. So, ayan. May pouch ulit. Tapos, pinili ko black. Ito yung pinaka-lens niya. Tapos, ito yung pinaka-wide angle niya. Tapos, ayan. Pagkatanggal ng cover, nakabit mo yan dito. Ganda saan to, guys. Lalo sa front camera. Kaso nga lang, hindi mo bra sa akin. Tapos, yung cover nito. So, ayan guys. Pakita ko sa inyo ha, for sample ha. Oh, diba? Okay sana siya guys. Kaso nga lang may mga black kaya no. Black. Diba? Kitang kita. Pero sa likod ng camera, nag-work naman siya as in. Pero ayan, di siya pwede sa ano harap. Kasi okay naman sana siya kung di ako maarte. Kaso nga lang, ayoko kasi nung black sa gilid. Yun din yung dahilan kung ba't ako bumili nito. Kasi napalad ko to sa video ng isa na hindi, na walang black yung gilid. Kasi nabili ko sa Miniso dati, yung maliliit lang. Merong black sa gilid. So sabi ko, uy, tama-tama. Meron palang mas malaki. So ayun, tinaray ko. Kaso nga lang, hindi naman siya nag-work. Kasi nga, yung harap niya may black sa gilid. Pero yung sa likod naman, okay naman siya kung gagamitin ko yung camera sa likod ng phone ko. So, ayan. Nabili ko siya ng 99 pesos lang, guys. Hindi yung pinakamura kong nabili sa ano. Kasi ito, 135 talaga original price niya. Doon sa shop na yun, ha. Pero sa iba, mas mahal na. Nasa 150, 200. So, next natin ay ito. Sa Lazada ko rin siya binili. Ito, guys. Mas mura to sa Shopee. Yun nga lang. Ang hindi lang maganda sa Shopee. Mura nga yung mga bilihin. Pero yung pinaka-presyo, kailangan kung isa-isa lang bibilin mo. So, hindi ko siya masabi na okay sa Shopee pag bumili ka ng pa-isa-isa lang. Kailangan kasi maramihan para at least, di ba, makaabot ka sa free shipping or kung hindi man, maliles ng konti, di ba? Ito lang kasi bibilin ko. So, ayan. Sa ano kasi, sa Lazada, ang kaganda kasi sa Lazada, kahit isa lang bilin mo, ang shipping fee, 50 pesos lang. Pero hindi ko pa alam sa ibang bansa yung pag-o-orderan mo. Hindi ko alam kung 50 pesos rin siya. So, ayan. So, bumili ako nito, ang tawag dito is Gorilla Pad. Hindi ko alam kung si Gorilla Pad kasi ang alam ko kung Gorilla Pad is yung puti na may black na pabilog, yung natatanggal. Or ito ata octopus, ano tawag nito? Hindi ko yun alam ah, pero yun.
Nabili ko siya ng 265, parang ganun. Hindi, yung una talaga, gusto ko yung itim na may puti. Kaso nga lang, nung nagkaroon ako nung una na ganun, nasira siya, nagtanggal-tanggal yung pinakaputi sa gilid-gilid. So pag naluma na siya, nababakla siya ng paunti-unti yung puti. Ayoko nang ganun. Eh, tapos bumili pa akong panibagong ganun. Kaso nga lang, medyo naglulus na rin. So ito, may nakita kasi akong ganito noon pa, gustong-gusto. 329 ang presyo. Ayun, ito, kasi tingnan nyo guys. Tsaka ito, pag hinawakan mo, maliit lang. As in, konting ano lang. Ganyan, tama-tama lang. Hindi isa na parang sobrang laki na kaganyan ko. So, ayan. Ang ganda siya, guys. Gusto ko ito. Tapos ito, guys. Ito yung next. Sa Lazada ko ito binili. Kasi, meron kaming i-attendan na birthday noon. So, akala namin, sobrang formal lang kailangan. So, ito, binili namin ito, clutch bag. So, ito, nabili namin ng murang-mura lang, guys. Parang siyang 200 something, isa 250 ata, 200, 230, ganun. Dalawa siya guys, kasi isa, kay mama to pareho, pinabili lang niya sa akin, pina-order lang niya. Tapos ang ganda niya guys, hindi ko ina-expect na sa ganung kamurang halaga, makakabili ko ng ganito kagandang quality. Kasi nung time na yun, nagpunta kami sa SM, tapos sabi namin, bumili na si mama ng ganito kasi mag-aanak sa June. So sabi ko, bumili ka na kasi nga sayang naman. Tapos ang gusto sa lambil nun, black lang kasi nga, attend kami ng birthday. Tapos sabi, parang ang plano pa ni mama, next time na lang yung pangkasal kasi nga June pa naman. Pero sabi ko sa Shopee, try natin maghanap. So naghanap kami, nung pag-uwi namin galing SM, naghanap kami sa Shopee. So medyo mura-mura siya compared doon kasi ang pinakamura sa SM, yung nakita namin, ganito kalaki siya, ganyang kalaki, ganyan-ganyan, 599 ata, almost 600. So ito, nabili ko ng 200 plus lang guys. Tapos nagbayad si mama ng 500, 550? Parang ganun sa dalawa na to kasama na yung shipping fee. Kasi hindi siya umabot ng 500 kaya hindi siya pay shipping. Ito guys, hindi ko na-expect na ganito siya kaganda. Ito, binili namin to kulay ng champagne. Kasi nga, kunyari magninong si mama. Maganda siya guys. Ayan o. Tapos guys, hindi ko na-expect na ganyang kalaki siya. Ayan o. Tapos, ayan. Diba? Not bad guys. Tapos may kasamang ganito. Kung di ba guys, mabibiyin ba ito ng 250 sa mall? Hindi, di ba? So malapit-lapit na tayo matapos kasi tatlo na lang andito. So ito, maganda siya guys, black. Lakas na lakas siya. So ayan guys. Oh, di ba? Ang ganda. Hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kaliit. So ayun, same din ng ano. Pag-open. Ayan o, para siyang ano. Ayan o. Elegante siyang tingnan, di ba guys? Hindi mo iisipin na 200 plus lang. So, ayan. So, ito wala pang ano to. Wala. Nasa 400 plus lang to guys. Kaya lang ito umabot ng 500 plus kasi yung pinaka shipping fee niya. Next naman natin ay, guys, ito na yung sunod. So, bumili ako nito. Pansamang tala kasi wala akong nagagamit kasi yung plancha ko nasa school. So, hindi ko pa siya nakukuha. Natamad pa akong lumuwas eh. Mainit pa. So, ayan. Bumili muna ako ng ganito. Ordinary lang to guys. Magkano na to? 129. Bili ko. Sa Lazada to guys. So, ayan. Murang-mura lang to guys. Kahit sa divisoria meron ito. Buti na lang din maayos dumating sa akin. Kaya no, Nova na plancha. So, tinry ko siya nung minsan. Okay naman siya. Kaso nga lang, sa buho ko kasi, medyo natatanggal agad. Tapos, akala ko gold na gantong kulay din. Kaso nga lang, ang dumating sa akin, kulay pink. Murahin lang to guys. So, ang kasi, mahal kasi yun. EPSA kasi. Ito yung pangkulot. Di ba nakataas yan? Pangkulot lang. Pinunit mo dito, pababa, kasama yung pang-plancha. Tapos dito yung power. Pag in-open mo yan, magkukulay green yan. Tapos iinit siya. Ang gandahan dito, umiinit agad siya guys. Tapos may cover siya. Nasa 125 lang ata to. Parang ganun. Ay hindi. Ano ko pala siya nabili? 150. So, ang unang dumating is this one. Ito muna yung pinakamalitang anin ko. So ito guys, nabili ko siya. Kasi kailangan ko to kasi meron, di ba, meron akong biniling mic. Tapos wala, ang ginagamit ko kasi na pang clip ng phone ito, yung sa tripod ko, wala siyang nalagyan ng mic. So bumili ako. Kaso nga lang mahal siya guys. Nakakita ko sa iba, 400 plus, 412, pinamura. Tapos may tas the rest nasa 500 plus na. Pero nakakita sa Shopee ng mura lang. Tapos, sinabayan ko siya ng mga ibang kailangan. Nataon kasi na nandun yung, sila tayo, ito lang kunin ko. Tapos, every time kasi na may bibili ako sa shop, binabrowse ko muna siya kasi baka may kailangan pa ko na nandun naman. So, isasabay ko na. So, ayun, nakakita ko na ng dalawa pa. Para, bali tatlo to, para ka-free shipping ako. So, ito yung unang-una, pinaka-favorite part ko to sa lahat na bili ko. Kasi ito, kailangan ko kasi. Hindi ko magagamit yung mic ko kung wala akong ganito. So, ayan, guys. So, kailangan ko bumili nito kahit mahal. Kasi kung hindi ako bibili ng ganito, wala.
tetengga yung aking mic. Kasi ako guys, di ba nagsisimula pa na ako. Hanggat maaari, hanggat may pera naman ako, sinisimula akong magpundar. Para habang nag-video ako na nag-video, hindi masayang ang panahon, di ba? So ayan, bumili ako nito, Ulanzi, Universal Clip, gano'n. Ilalak mo ng ganyan para secure. So ayan na, di ba? Ayan. Tapos, try natin ilagay yung mic. Wait lang guys. Medyo humaba ito kasi nga may pa-demo pa ako. So ito yung mic. Kukunin ko yung mic. Tapos ilalagay ko sa cold shoe mount. Ano ko tawag dito? Basta ito ilalagyan ng ano. Tapos kakabit mo yan. Ganun muna natin to para hindi maano yung pinaka. Tapos ito ikakabit mo dito. Ayan, medyo masyadong tricky lang yun kasi nga, di ba? Tapos ito, ito, ipipihit mo pa ganun para mag-loose siya. Ayan, oh. Para mag-loose siya at maipasok mo dito sa... Kung pa ganyan, guys, ayan. Pag, di ba, napasok mo na, ipipihit mo uli siya ng pa ganito para mag, ano siya, mag-lock siya. So ayan, 'di ba? Makakapag-vlog ka na nang may mic tapos sa natin camera. So ayan guys. So ayan, 'di ba? Nakakatuwa. So ito yung use niya. Kaya sabi ko, bibili ako nito hangga't maaari. Hangga't may pera pa naman ako, bibili ako. So ayan, bumili ako. Pero ito murang-mura ko siyang nabili. Nasa 373. So ayan, nasa 373 siya. So, ang gusto ko kasi dito, di ba may nilagay ng mic. Tapos, meron siya, yung kagaya din nung sa, ano ko, sa tripod ko. May ganito siya, oh. Mas gusto ko yung may ganito kasi para sobrang secured ng phone. Kasi meron din yung nabili na may ganun din, na di ganun siya. Pero, spring siya, hindi siya okay pag mag-vlog ka kasi mahuhulog yung phone mo. Ito, oh, yung ganito yung sinasabi ko. Wala siyang ganun, yung lagay ng mic. Pero ito kasi, kaya ako bumili nito. Nilagay ng phone. Kunya nagkaroon na ako ng ring light, tapos gusto kong ilagay yung phone sa gilid lang ng tripod. Kakabitan ko ito na yung pinaka, ito kasama ng tripod. Ito guys. So, ayan. Ito, ikakapit to sa pinaka tubo ng tripod. Nakakapit na ganyan. Tapos, so, kunya nakakabit na. Ikakabit ko naman to dito. Kasi 'di ba sa ring light minsan meron yung sama ng mirror sa gitna. So wala akong paglalagyan ng phone. So naisipan ko ito, pwede ko lagyan ng ganyan. Kabit na yung phone. Yun nga lang, hindi ko lang gusto dito. Ayun oh. Ano yung parang alam mong saglit lang masisira na. So itong tatlo 'yon kasama sa package na binili ko. Ito nasa 131, parang ganoon. Tapos itong isa nasa 45 ata, parang ganoon. Basta nagbayad ako ng almost 600 diyan. Kalo nga ba? Ah, hindi, 539 na. Guys, asa na ba? Ayun, 5:30 na. Tapos, so ito next natin. Ito na yung pinaka-last guys. Ito sa pinaka-favorite kong part. So ito guys, nabili ko sa Shopee. So ito yung matagal ko nang bibilan talaga ng mga brush. Pero brush, isa lang nabili ko. Tapos, ang pinaka-importante kasi sponge. Kasi sponge yung pinaka-kadaling maluma. Kasi, syempre ang sponge, kada gamit mo, lalaban mo siya. So, nawawala yung quality niya. So, parang medyo nasisira na siya. So, ito, hindi ko alam kung gano'ng katagal siyang gagamitin. Meron pa naman akong dalawa doon, yung dalawa kong luma. Pero, yun, nagagamit ko pa siya. Ito kasi, para lang ista. Kasi nga, may pera naman ako. So, habang may pera ako, bibili ako kasi nga, mahirap na pag wala kang pera. Paano yan? Hindi ka makakabili, diba? So, start natin dito sa sponge. Hindi to original, guys, ha. So, ito, nabili ko siya ng 199. So, yan, nabili ko siya ng 199. Because, ito yung pinaka-ginagamit ko. Itong dalawang, pero yung binibili ko yung dalawahan lang. So, itatry ko to kasi nga, ang habol ko rin dito is yung itong dalawa, tapos ito, yung pang concealer, parang mag-set-set lang, ganyan. Pero may akong pang set doon, yung powder na ng binigay sa Miniso. Maraming sponges. Sa yun, kulay white sa Miniso. Alam nyo yun, yung maraming laman. 99 pesos lang yun. Kasi ito, hindi ko lang paano ko ito magagamit. Ang weird kasi ng shape, diba? So, yan. 199 to, guys. Tapos, meron to guys, meron ganito, apatan siya. Nasa ganito rin siya, nasa ganito nalagyan din siya, pero apatan na puro ganito. Pero ang presyo niya is 180 ata, so lumalabas pag 180,
Tama ba? 90 pesos ang isa. Eh, ang isang ganito lang naman magkano? May ganito isa. 80 lang. So, pag 80 plus 80, 160 lang yun, di ba? Pwede mas nakamura ako. Dalawang ganito na lang binili ko kaysa yung apatan. So, medyo nakamura ako doon. Ang issue ko lang dito, mayroong isang issue dito eh. Ayun na, may butas yung isa. Pero maliit na maliit lang. Ayun na, yun lang. Pero other than that, wala na. Yun lang. So, yan, napakadami yung sponge. Sunod natin itong isang sponge. Ito ang sound sponge. I-try ko lang to. Parang hindi ko siya gagamitin pang foundation. Pero pang... Kanya di ba naglagay ka ng foundation? Gagawin ko lang. Yung parang matanggal lang yung excess na foundation. Ito gagamitin. Tapos guys, malambot din siya. Ayan. First time ko mag-try nito. Pero itong mga to, subukan na to guys. Sobrang ganda nito. Mas gusto ko itong gamitin kaysa yung nabibili sa Divisoria na murang-mura. Yung mga tiga 35, yung bilog. Yung teardrop. Meron naman doon kasi noon maganda. Sa Glad King. Maganda daw yung quality nun. Malambot talaga siya. Pero hindi pa ako makapagpili. Kasi dati bumili ako sa Glad King. Yun din yun. Yung kulay itim din yun. Tapos teardrop ang shape. Kaso nga lang, matigas siya guys. Hindi ko siya gusto. So, ayun. Tapos next natin to is yung, ang tawag ito? Sculpting brush. Ang contour. Tapos ayun. Maganda rin siya. Maganda. Ang galing-galing. Tapos, next, ito na yung pinaka, isa sa mga favorite ko din na part. Ito, medyo disappointed lang ako dito. Kasi guys, hindi ko in-expect na ganito siya kaliit. Though, okay lang siya. Yan yung kamay ko. Okay lang siya. As in, tama lang siya yung bigat. Kasi ang in-expect ko, yung medyo malaki. Yung ganyang kalaki siya, oh. Tapos, yung bili kasi naka-klase ko, 350 sa Glad. Sabi ko, ba't mura din sa nakita kong ano, shop sa shop? Yung pala, maliit lang pala siya. Pero, okay na sa akin kasi ang gusto ko lang naman is yung may ganito akong lalagyan. Tapos, meron akong spatula. Spatula tawag ito, diba? So, yan. Tapos, may lalagyan pa, diba? Ang cute. Ayun. Pwede pa siyang gawing salamin, guys. Tapos, spatula. Yung pag kunyari, ano, meron akong foundation or concealer na cream type. Ayan, panggalan mo siya. So, ito, nabili ko siya ng 95 or 97. Parang ganun. So, yun na guys. Dito sa, ano ko na to, dito sa shop na to, nakamagkano ba ako? Naka 600 plus pala. Ito ata yung 600 plus. Walang, ano, walang presyo. Ay, ito pala guys. Maganda kasi dito guys. Tingnan nyo. Kala ko ito yung mga in-order ko. Ito ko pala naman ako in-order na ganyan pala. Yung pinag-printan lang pala. So, ito yung presyo guys. Kaso wala ata siya. Total. Look yan. Ah, ito. Ito yung total na, guys. 661. Ayan, oh. So, ito yung mga presyo niya. Ayan. Ito yung presyo niya. Ito kung ilang piraso. So, ayan. Yun ang maganda sa shop na yun, oh. Talaga naka-indicate ko ano yung mga in-order ko. So, yun lang guys. So, ayun. Tuwan-tuwa ako kasi natapos ko na itong i-film. Kasi hindi ako makakakuha ng tiyempo na mag-film nito. Kasi lagi nandito sa bahay si mama or kaya si kuya. So, ngayon kasi namalengke si mama. Tapos, hindi naman niya ako sinama. At ayoko rin naman si mama kasi mainit na mainit. So, ayan guys. Sobrang thank you kasi na-unwrap ko na siya sa harapan niyo. So, yun lang guys. Tapos, yung lahat ng presyo niya, ilalagay ko dun sa baba. Tapos, yung pinaka-shop na binilan ko, ililink ko na lang siya sa baba. So, para doon na rin kayo bumili kung gusto nyo makamura. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panood. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like this video and click the bell button below para ma-notify kayo sa mga sunod kong video. Yun lang po. Maraming salamat.